Good morning, sir. As of 11:22 in the morning, dito po ako sa Honeymoon Cottage. Sisimula na ni Chris yung pagtanggal nitong landing para ma-solusyon na po natin yung problema natin dito sa mga lake. Nasira itong welding machine kaya ginawa niya kanina. Naputol na yung cable sa loob. So, kaya ngayon okay na. Dito naman po sa hagdan in between ng ground floor at saka second floor. Tinanggal na yung nabulok na kahoy. Yan po yung pinakahaligi natin. So, pwede po tayo maglagay dyan ng tubo na lang tapos balutin ng semento yung detress na tubo, siya na magiging kung natin kolom, yun ang haligi kasi exposed siya sa pagkabasa gawa yung likod niya kompo yan lupa. Kaya mas maganda yung bakal na tapos ibaluti ng semento. Saka kung makikita niyo naman po itong yung pinakakalabaan niya. Ayan po, inanay na rin. Ayan po. Ayan yung bahay ng anay. Ayan po. Bahay ng anay, lahat yan. Kinakain na. So, hindi po natin alam kung nakapinitet na sila sa loob. So, ayan po. Kung okay sana sa inyo, mapatret natin itong Honeymoon Cottage. Kasi, lahat po ito kahoy talaga. Lahat po yung kahoy. So, mapipreserve lang natin ito. Kung mapapatret natin. Maliit lang naman yung area. So, hindi siya ganong mahal. Hindi kagaya kasi per square meter naman yung ginagawa nilang computation. Kung maliit lang itong Honeymoon Cottage, 14 years mapipreserve natin siya. Kung mapipresyohan siya ng 8,000 mas makakamuha pa tayo kung mag-renovate tayo kaya magpapalit tayo ng concrete or metal. So sayang yung mga kahoy. Maganda rin yung paggagawa natin ito kaya yun lang ang paraan para mag-preserve natin ito. Saan ka kukuha? Pwede ka kumuha sa shower. Saan? Asan yung... Kunin mo nga ito. Eh, baliktad mo nga ito. Eh, walang label. Hindi nilagyan ni Ma, ano, pagdating ni Ma, palagyan natin ang label. Pwede ka dito sa CO
or oh yan sa CEO. Ilang kuan yan? Yan 30. Kahit saan 30 pwede ka. Yun 60 yun ang main eh. You know. You know. But yeah, sa 30 pinaka safe na yan. No. Dito po ako sa labas ng honeymoon. So, kung makikita nyo po lahat yan, wood. Exposed yung ko natin, Farlin, tsaka yung rafter. Kung hindi po natin may papatrit yan, hindi natin alam ang ilalim pala niyan. Kinakain na ng anay. So magugulat na lang tayo. Wala na palang laman. So lahat po yan. Kahoy po lahat yan. Dito naman po ako sa side ng bodega. Ito po ang ginawa namin pansamantalang pinto dito. Ito, kung gusto pakawalan yung mga aso, hindi na sila makakaakyat doon. Kulang na lang ng paglalagyan ng kandado. So, tapos na po siya. Yung pinto na lang dito ang gagawin ni Chris pag nakaabante na dun sa honeymoon cottage. Pasok din pa ako dito sa family 3-in-1. Ito po ako sa room 2. Nasimula na pong masilyahan. Okay na rin yung manhole. At nalagyan na rin ng quarter C. So far sobrang lakas kahapon yung ulan. Maghapon halos magdamag. Wala na siyang tulo sa side na to. Ganoon na rin po dito sa CR. Wala na rin tulo siya. Dito na lang may bakat. So kailangan pa talagang ma waterproof. Mapalitadadahatin itong side ni Nadaos. Itong likod nito. Tsaka maselg yung mga crack na yan. Mayroon pa rin kunting pumapasok na tubig, nagkakasipids pa. Although nalagyan na namin ang waterproofing yung ibabaw nitong pader. Kaya lang yung likod niya, hindi pa rin siya na waterproof. So, sinisipsipain ang tubig doon. Men, pandarin nga muna natin yon. Hawakan lang muna natin. Para huwag lang... Kasi pag nag-vibrate yun, tutulak yun. Para may purpose natin yung kan.
under muna natin. Under. Sige. Ako mga... Ganyan lang talaga eh. May diesel pa ba ito? Ngayon, tinubog ko. Lagyan natin. Isali na natin yan. Isali na natin yan.